Personal na pinanumpaan ni dating Chief Justice Renato Corona ang kanyang counter-affidavit sa kasong tax evasion. Kasama po niya humarap sa DOJ kanina ang asawang si Cristina Corona. May ulat on the spot si Lia Manyalak del Castillo. Lia? Personal na humarap na pila si dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona sa Senior Assistant State Prosecutor Rosan Balawag at sa DOJ panel para personal na panumpaan ang kanyang isinumiting counter-affidavit. Dahil hirap daw siyang umakyat at masakit ang kanyang likod, ay hindi na pumunta sa third floor ng multi-purpose building kung saan dapat magaganap ang preliminary investigation para sa reklamong tax evasion na inihain ng BIR laban sa kanya tong si Corona. Sa halip ay sa executive lounge na lamang na nasa ground floor ng nasabing building, pumunta si Corona kasama ang kanyang asawang si Cristina para panumpaan ang kanyang counter-affidavit. Naninindigan pa rin ang dating punong ng plato na walang katotohanan ang lahat ng akusasyon laban sa kanya at malinis daw ang kanyang konsensa. Paniwala pa rin ni Corona, bahagi pa rin ito ng pamumulitika na nangyayari sa kanya at sa kanyang pamilya hanggang sa ngayon. Giit pa niya, natanggal lang siya sa pwesto dahil sa naging paninindigan ng Corona Court noon sa ilalim ng kanyang pamumuno na maipamahagi ang mga lupain sa Hacienda Luisita. Kaya banat ni Corona sa kasalukuyang administrasyon, matapos ang 6 na buwan mula nang mapatalsik siya sa pwesto, bakit daw hanggang ngayon hindi pa rin naipapamahagi ang Hacienda Luisita? Isa lamang daw ang mensahe na nangyari sa kanya para sa buong judisyaryo, sa lahat ng mga natitirang mahistrado, kundi ang sumunod sila sa dapat na o sa mga sinasabi ng Malacanang para hindi sila matulad sa kanya. Nang tanongin naman si Corona tungkol sa komento niya sa pamumuno nang pumalit sa kanya na si Chief Justice Maria Lourdes Sereno, ay tumanggi na si Corona ng magbigay pa ng pahayag. Giniit naman ni BIR Commissioner Kim Henares na hindi sila namumulitika at meron silang sapat na ebidensya laban kay Corona. Samantala, pinagbigyan ng DOJ panel ang hiling ng abogado ni Corona na huwag nang ibigay sa publiko at sa media ang mga kopya ng kanyang mga isusumiting affidavit. Sa November 16, ang susunod na pagdinig kung saan required naman na dumalo doon ang kanyang anak na si Carla at kanyang manugang na si Constantino Castillo na nakaharap rin sa mga tax evasion complaints. Narito ang bahagi na naging panayam natin kay dating Chief Justice Renato Corona. Ako ay pumunta rito upang pabulaanan ang mga malisyoso at walang basihang mga paratang na ipinupukol sa akin. Tia, sa ngayon ay nandito na si dating Chief Justice Corona sa loob ng Supreme Court dahil naimbitahan daw ito ng isa sa mga mahistrado na dito na magtanghalian. Tia? Lia, yung, balikan ko muna, no, yung nabanggit mo na yung susunod na pagdinig ay required yung mga manugang ni Chief Justice Corona na pumunta. Pati ba si Chief Justice Corona at ang kanyang asawa required pa rin doon sa pagdinig na yon? Doon sa next hearing, Tia, yung required na lamang dumalo ay yung kanyang anak at kanyang manugang dahil kailangan naman nilang personal na sumpaan at pirmahan yung isusumitin nilang reply doon sa sinubmit kanina na sagot ng BIR sa kanilang affidavit, Tia. Maraming salamat, Lia Manyalak del Castillo.